is 30, less than 30 years old. Our top 8 is 25 years old. So, and 18. Is a full-time trader and the founder of MoneyGrowersPH, which is actually the fastest rising trading community in the Philippines. So, without further ado, Mr. MoneyGrowersPH. Power! Thank you. So, magandang araw guys. Kamusta tayo dyan? May inaw ba tayo dyan? So, yun. Start ako. Actually, itong trading cup kasi, ginawa ko siyang way para ma-measure ko yung skill between me and my teacher. As you all know, ang teacher ko is yung the top 3, si Zfrix po. So, inisip ko, hindi ko man pwedeng hamunin si Zfrix na ano, pwede ba tayong alam na, para makita ko kung ano ba yung level ba ng ano, ng pag-aaral ko, yung mastery na meron na ako. Para pang yung mga mentor na ano, sa mga samurai, syempre kailangan mag-duel between your master para ma-measure mo, gano'n na ba kalapit yung skill ko or gano'n ba kalayo, ano pa yung kailangan ko improve. So, nakita nyo naman, layo na agwa talaga namin, no? So, Abraham Lincoln said, give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first hour sharpening the axe, which is very logical. So, this part, ito yung planning phase ko. So, binigyan kasi tayo ng Investagrams ng mechanics kung paano ba tatakbo yung laro. So, dapat una, alamin natin yung mechanics ng laro. And, eto, gaya nga ni, sinabi ni Abraham Lincoln, no? So, yung first hour, yung sharpening the axe mo is the planning phase. Hinanap ko, ano ba yung mga, ano, sa mechanics, ano yung pwede kong maging advantage. So, the first one is yung diversification or yung port allocation nila. Hindi ka kasi pwede mag-all-in na, di ba binigyan tayo ng 100,000 na tayo mag-start ng 100,000. And 33.33% na yung pwede mong ilagay. So, pag mag-all-in ka, pinaka-all-in mo na dyan is tatlong stock na sagad ng capital mo. So, iniisip ko, kailangan sa competition na to para magkaroon ka ng advantage, madalas ka mag-all-in, tapos kailangan mong palakihin agad yung port mo. Kasi kunyari, ikaw, ang hawak mo ng capital is 150,000. Ang pinaka 33% na nun is 50,000. Versus yung 100,000 lang na port, which is 30,000. So, advantage ka na kung malaki na agad yung, ano, yung pera na meron ka. And early on kasi, alam ko na yung trading profile ko eh. So, kung nakita nyo yung mga nag-discuss kanina, kaya nilang sakyan na matagal, kaya nilang mag-hoodoo. Kaya nilang sakyan na matagal yung stock, yung buong trend. Ako kasi hindi talaga ako ganun. Parang gusto ko, pag pinasok ko yung stock na yung mabilis, aalis ako agad. Hindi ako, makati yung kamay ko eh. Hindi ko makontrol kahit lagyan ko ng VIX, hindi tumatala. So, alam ko na early on, yung niche ko is mabilisan, quickie day trader. So, ang next naman, binigyan nila tayo ng ano, ng, ito yung maganda, na para sa mga newbies, di ba yung buong Philippine Stocks Exchange, merong 300 listed companies yata, something like that. And pinakita ng Investagram, sa meron lang tayo, ninarrow down na niya para sa atin eh. And konti na lang, sobrang selected na nung stock. Hindi mo na nga makikita dyan yung mga illiquid na, mga, yung mga FAF, wala na, alam mo dyan mga ganun, mga hindi halos tradable kasi illiquid na stock. So ang ginawa ko, ito sa left side, ito yung binigay sa atin. Tapos ninarrow down ko na siya, kagaya ng sinabi ni Sir Joel kanina, siya rin ninarrow down niya na yung stock. Kasi pinipili ko lang kung ano yung alam ko na na-stock na meron na akong previous idea sa DNA niya and yung may mga pumipitik ng 4%, 5% in a day, yung mga mabilisang galawan. Kasi sabi mo yung AGI, mga pagkagalaw lang yan, pag yung market natin talaga, naging bullish. So, humahanap ako ng mga stock na pwedeng pumitik ng mabilisan kasi ayun yung niche ko, ayun yung trading profile ko. So, ito po yung result ng ano, ng trade ko. Kung makikita nyo, sobrang sabog. Hindi siya concentrated na isang trade is 50,000 umabot. Makikita nyo, diversified siya halos. So, una kong i-explain is yung first day ng trading cup. Ito yung unang trade ko po. Next. Diba, nag-start kasi yan September 4. So, pagbukas ng trading cup, nag-trade agad ako niyan, mabilisan. Unang trade ko po ito, yung X, yung pinaka-bounce play niya. So, kung makikita natin kasi downtrend siya, di ba? Downtrend buying pattern. Kahanap tayo ng buying pattern dyan. Power. Dito ako bumili.
Yan. Peace, peace. De, so, syempre, humahanap tayo ng pattern kasi actually, yung pattern nag-o-occur yan over time. Makikita nyo, nagkaroon na siya ng low. Hindi ako nakabili dyan. Low, hindi ako genius eh. Hindi ako nakabili. So, nakita nyo, higher low. Ang hinintay ko dyan is yung break of 20 MA. Nakita nyo po yung... Sa tinagal-tagal ng panahon, first time niya mag-break ng 20 MA after ng downtrend. After niya mag-snap in this area, first time niya ulit tumama sa 20 MA. So, ang buying ko po is yung 20 MA, expecting na mayroong mabilis na quickie move yan. Pak, pipitik ng ano, isang pitik yan. Tapos, benta agad ako. So, ito yung mga tinitingnan kung pwede niyang resistance. Yung body nito, mabilisan lang po eh. Mga siguro, target ko lang dyan, 10% quickie lang. Tapos, ito yung weak resistance naman yung nasa taas niya. So, nag-sell ako doon. Makikita niyo, no? Genius! So, kung makikita niyo doon sa sell ko, napaaga. Kasi tumama siya, umabot siya doon sa ano eh, sa weak resistance, di ba? So, ibang tao kasi. Especially noong newbie rin kasi ako, ganyan ako eh. Pag nagbenta ka agad, tapos bigla siyang tumaas, manghihinayang ka. And then, pagka nagbenta ka, bumaba naman siya. Woo, genius! Sabi ko sa inyo eh. Ano, nagbenta ba kayo? Genius ako eh. Di ba parang ganun yung feeling? So, just focus on things you have control. Ang ibig sabihin yan, yung market, di natin makakontrol yan. Kunyari, mamaya tataas, hindi natin alam yun eh, kung tataas ba siya or bababa siya. Ano lang yung magagawa natin? Magawa natin, mag-react tayo based on sa price and doon sa sistema na meron tayo. As you can see kanina, di ba break of 20 MA ay yung sistema ko. Pag nag-snap yun, 20 MA, pasok ako. Pag pumitik na siya kahit konting 5%, 10%, quickie trade, okay na sa akin yun. So, okay na sa tumaas ba siya or bumaba? As long as meron akong profit. And then, WPI. Which is same lang po yung ginawa kong approach. Parang ginawa ko dun sa X. Which is, kung makikita nyo yung next po, yung chart. Nakita nyo, sideways. And then, bumagsak ulit, bulusok siya pababa. Kung titingnan nyo, ginamit ko ulit po dyan is, yan. Nakakita kasi tayo na nag-support siya dito. And then yung weak na abot niya, ibig sabihin, pumitik ng malaki nung araw na yun ah. Same thing, first time, nag-break. Dito nag-resist yung 20 MA, and then first time niya nag-break, after ulit ng... Same approach lang po, kagaya nung ex kanina. Yan, nag-buy ako, kinabukasan, nag-open siya ng mas mababa. So, alam magagawa, nagagawin ko, hindi man ako player na mag-hold. And yun, the next day pa ako, nag-snap ulit pababa. And ano nangyari? Boom! Power! Bumalik! Nag-glide pa gano'n. Sabi sa'yo, genius eh. Pero as you can see, no? Kanina sa X, nag-materialize yung same setup which is break of 20 MA. But now, hindi. So, kung gagawa kayo ng mga sistema, ng mga pattern, ng mga setup nyo, lagi nyo iba-backtest. Titingnan nyo yung ano niya, win rate niya. And applicable ba sa'yo? Kasi sa akin, applicable yung strategy ko. Kasi nga makati yung kamay ko. Gusto ko... Bili ngayon, bukas, benta. Something like that. So, hindi ko kaya yung mga hold-hold na matagal. Walang forever. So, ayan yung ano natin. Cut your losses. Kasi kung nakabili ka dun sa taas, hihintayin mo siya na mag-hope ka. Hindi. Kasi nakita ko dun sa, ano, sa past na stock na inaral ko. Bumalik eh, umangat. Eh, what if hindi bumalik? Kasi 50-50, we're just playing probabilities dito eh. What if bumili ka, ayaw mong aminin na mistimed yung entry mo, na hindi maganda talaga entry mo. So, bumagsak siya ngayon. You're already playing against yourself kasi yung risk nun mas malaki na eh. So, loss ka na nga. Hinintay mo bumaba, eh paano kung bumaba baba, hindi na siya mag, ano, hindi na siya umangat. Either kasi pag talo ka, ang hinihintay mo lang dyan break even. Ba't magsasayang ka ng oras? Sobrang daming opportunity, araw-araw may opportunity. So, ito, may mga istorya na hindi alam ng mga tao, no? So, yung panahon na yan, ito yung panahon na yung PXP, APX, ayun na yung galit na galit sila, umaangat dire-diretso. Wala ako niyan kasi ako rin umangat sa aeroplano. So, ang kati sa utak kasi magbabakasyon ka. Anong week ba to? Third week or sa September din nangyari to eh. Bad trip to eh. So, yung opportunity, na-miss mo na naman. Kasi wala ka doon, hindi ka present. So, ang ginagawa kasi, ang gusto kong subukan. Next. Like, kagaya ni ito, si sila boss. Kung ano lang, trivia. Si boss, kung iisipin nyo, baka nakaupulan to sa computer, addict na addict, parang nerd. Hindi siya ganun. Pagka pinihin mo yon, boss, nasan ka ngayon? Ah, nandito ako sa Korea, sa terminal, ano ko, nagtitrade lang. Nagtitrade yun sa mga airport, kung saan-saan lugar, kung saan-saan pupunta yan. So, inisip ko,
paano yung parang hindi na nga siya nakapokus tapos naging top 3 pa. Siguro ano, in-edit lang na invest na yung pangalan ng joke lang. Hindi, talagang makikita mo, during this time, tinatawag na yung pangalan namin sa aeroplano, pero ayaw pa niyang, ano, ayaw pa niyang umalis kasi yung position niya napakalaki, hindi pa niya maliquidate. Nung araw naman na lumipad ako papunta sa kanya, umangat yung ano, GSMI tsaka PF ceiling. Nung pauwi kami, umangat naman yung IMI at MAC. Kaya sabi ko, sa susunod na may lipad ako, sasabihin ko sa inyo. Kasi sigurado may lilipad din na stock nun. So, okay, opportunities are everywhere but you have to be there. Hindi lang basta physically na nandun ka para mag-trade, but most importantly, mentally. Kasi ganito eh. So, nasa computer ka, nag-aabang ka ng stock, okay, may magsisili ngayon. Pero hindi ka naman prepared kasi hindi mo alam paano siya i-trade. Wala rin sense. So, kung mentally present ka, alam mong i-trade yun, pero physically wala, wala rin. So, kailangan yung opportunity magtugma-tugma yan. Kaya dapat prepared ka para saluhin yung opportunity na yun. So, kunyari, yung now. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo yung may revenge doon sa PX na yan. Again, nung umakyat tong PX na to, constantly kasi nasa top 100 yung ano ko eh, yung pangalan ko eh. Tapos ang sakit sa loob, napunta ako sa top 400 nung umakyat yan. Sabi, ang dami na ka, chamba, bad trip. So imagine, nung nasa 400 na ako, iniisip na ng ibang tao, sinasabi ng ibang tao, baka nagtitrade ka pa niyan, eh, ano lang yan eh, ako nalaglag na ako, hindi na ako nagtitrade yan. So ako, defeat mindset kasi yun eh. So for me, hanggat hindi natatapos yung competition, hanggat hindi natatapos, hanggat buhay ako, hanggat kaya ako mag-trade, magte-trade ako kasi may pag-asa ka eh. Yung iba sumusuko agad eh, that's a defeat mindset. So yung winning mindset, even though nasa dulo ka, kahit nasaan ka pa, basta confident ka sa sarili mo, alam mo sa vision mo, may clarity ka na kaya mo yun. Kaya mo marating yun. So, ito, from this breakout up to that, nasa bakasyon ako, wala. So, lagi kong sinasabi, tandaan nyo, lahat ng stock na umangat, bumabagsak. This time, nakita nyo po, gamit ko ulit 20 MA. This is the power of 20 MA. So, after niyang bumalik sa 20 MA, ayun yung buying ko, which is, anong presyo niyan? As 640. So, benta kinabukasan. Again, quickie lang, di ba? Benta kinabukasan, and then ilang araw, umangat na naman. So, next one, ODR trade again, bounce on PXP. Same thing, ganun lang po ulit yung ginawa ko, ODR. Pinaka-bottom niyan is 750 yata. So, nakachamba ulit tayo, nakabili tayo dun sa baba. And quickie trade ulit. Saka kung makikita niyo yung mga allocation ko, palagi pong full allocation yan. Kanyari, 33%. Oh. So, nag-start ako 100,000. Lagi pong, ano yan, laging sagad. Para pag nag-materialize yung trade ko, kahit eto, kahit mga quickie lang yung ano, malaking na-accumulate din ng profit pag nag-ipon-ipon yan. So, ang i-discuss ko po is yung losing naman, which is SSI. Next po. Kung makikita nyo, bumili kasi ako, bottom fish po kasi yung play dapat nito. Kasi bigla siya nagka-momentum. Kung makikita nyo yung pinaka-bottom, ayan yung pinaka-bottom na candle, bigla siyang ano eh, parang nag-bearish engulf, ay, bullish engulfing na yung candle na yun. Tapos, nung closing, biglang binuhusan. Sabi ko, pangit ah. Pero the next day, hinintay ko. Next day, pumutok na naman. Kaso nagkabuhusan. So, benta ko. And then, the third day, may sumunod naman. What the heck? Anong klaseng, ano ba yung mga galawa na to? So, umangat na naman. Bili na naman ako dyan. But, ang play ko po rito, kung makikita nyo, hindi ko hinintay yung breakout ng 20. Because this is bottom fish. So, yung bottom picking ko, ayan po yung naging pattern ko. Kasi yung low, mahanap lang ako ng magandang point of entry. And sa part na to, kung makikita yung nag-resist yung 20 MA, which is bad signal na, pero hindi ko napansin during that time. Kasi minsan ganun tayo eh. Ganun sabi ko kanina, kung wala kang Bitcoin, iisipin mo sa Bitcoin na ano eh, babagsak din yan. Pero kung holder ka ng Bitcoin, ang iisipin mo, bullish ka lagi dun eh. Parang ganun yung nangyari. Kasi may hawak ako, hindi ko nakita yung pattern na ano, nauntog pala sa 20 MA. So parang naging blinded ako doon. Kasi nga yung naging bias ko is aangat siya. So late na naman ako naka-exit. So yan, ano, medyo bad trade. Iba kasi yung losing trade sa bad trade. Yung losing trade kasi, sinunod mo yung plano, maganda execution. Yung bad trade, hindi mo alam bakit nandun ka. Ba't ko ba ginawa yun? So may difference yung dalawang yan. Ang next na i-discuss ko is tugs yata. So ito lang po yung ginawa kong ano, momentum trade. So, gumawa ako ng nervous box sa mga body.
Yan. Basta pag lumalabas siya sa body, kasi haba ng week na to eh. So, nung paglabas niya sa body, yan, intraday na naman, pitik. So, hinintay ko na magkaroon ng, ano, ng box. Pag nakakita ko ng weakness, benta ulit, kagaya nito, haba ng week. Eh, syempre eh, kung wala pa naman yung mga susunod na candle, ang tingin mo dyan, bearish na rin eh. In ano, in a short, ano, in a micro level, sa pagtitingnan mo siya as micro level. Eh, kahit mababa, kasi dito sa competition, nga gaya ng sabi, gusto ko mga quickie lang. Pagka may profit na, kukunin ko na yan. So, sumakay na lang ulit ako na nag-breakout siya, tapos benta po ulit doon. So, ayan lang yung pinaka-momentum ko. And then, ito, alam mo na, mga panahong nasa ospital ako, nag-trade pa rin ako, Brad. Kasi you have to see the thing that you want rather than the things that prevent you from getting the thing that you want. So, tunog ano lang, tongue twister. Pero, ayan dapat. Kasi kung gusto mo ng resulta, kung gusto mo magkaroon ng resulta, kahit anong obstacle or circumstance na meron ka, bali wala yun eh. You have to push through. You have to break your own walls. Kasi isipin mo yung kahit saan in life, in trading, in stocks, in work, kahit saan pa yan, para ka rin stuck. Kailangan mag-break out dun sa level na yun, sa lahat ng circumstances mo sa buhay, dapat maging uptrend ka rin. Ang next natin, ito po, yung nag-change name na ako. Kasi from, imagine from number, parang 400 plus 500, nabalik ko yan. Unti-unti, balik tayo sa top 100 na naman. Yan, change name ko na. Confident na ako, sabi ko. Yung mga nakachamba, mabubura rin yan. So, yan, tuloy-tuloy lang tayo. And yan, nagsimula na ako mag-post yan. Sabi kong may isa na lang akong trump card. Kasi confident ako dun sa setup na yon. So, yung trump card na yun yung ano, nagpanalo sa atin. Which is the X. Sarap balikan ng X, no? So, kung makikita nyo, simple lang ginawa ko po. Yan, yung divergence lang. So, para sa akin kasi, bakit effective yung divergence? Kasi maraming may alam ng divergence. Basic kasi yan eh. Pag nakita nila yung divergence, so yung divergence na ito, buy na rin ako. Hanggat mas sikat yung pattern, mas madaling nagmamaterialize yan. Kasi marami kayong ano eh. Marami kayong participant dyan eh. So, nakita ko eh, divergence. So, sa real account ko, yung sa may bottom ako na yung week na pinakababa, doon ako nag-accumulate. Pero dito sa Investa, hindi ko maintindihan itong... Kasi binabalik ako, bakit pag ganun ginawa ko rito? So, makikita niyo, binottom fish ko muna siya doon sa candle na yon. And then, umangat konti, bumaba. Pagbalik niya doon sa buying price ko, wala, benta, cut. So, inisip ko na, ida-divergence to. So, yung divergence, nakabili ako dyan sa port ko. But this one, hinintay ko ulit yung pattern niya. Nakita niyo po, 20MA break ulit. During the 20MA break, yun, pumitik. Umabot hanggang sa 100MA, oh. So, unang pitik niya, lagpas kasi ng 50MA ito, nasa gitna po na yan. So, benta ako doon. Nung nag-support ng 50MA, buy ulit ako doon para magbenta ng 100. So, hindi ko, isipin niyo, ilang araw lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Limang candle, limang trading days, pero hindi ko kayang i-hold. Ganyan kakati yung kamay ko, as in, quickie, momentum, basta may galaw, pitik agad, sell. So, ayan po yung ano, yung naging mga trade ko. And this is the last part. Marami kasing nag-exist na system eh. Pwede ka mag-aaral ng KLOM, pwede ka sa ZFT, pwede ka sa BOH, napakarami. Pero lagi niyo pong tatandaan, there is more than one path to the top of the mountain. Tandaan niyo yung mountain, dinadaanan, hindi dinadala. So kung lost ka ngayon, huwag mo dalahin yung problema, daanan mo lang because that's a part of the process. Always remember guys, hindi ito ano, yung trading cup, 4 months, okay? 4 months para malaman kung sino panalo. Yung trading, hanggat may pera ka, may capital ka, hanggat mayroong Philippine Stocks Exchange, mag-i-exist yan. So that is an infinite game. Go, balik tayo sa una. Kung meron kang 6 hours para putulin yung puno, spend your first hour sharpening your axe. Same thing, it's an infinite game. Look at the macro. Long-term view. So kung 20 years kang magte-trade, ba't ka magmamadali na ngayon taon, gusto mo na mag-DYM, kakasimula mo lang. So, don't rush. Aralin mo yung proseso. Ang haba-haba ang pagdadaanan mo. So, first, learning. Planning. Hanapin mo yung mentor mo. Sino gusto magturo. Lahat ng libro. Lahat ng learning. Accumulate mo sa utak mo. 1, 2, 3, 5 years. Kung ilang years mo nga aabutin yon. And then, the next years, tuloy-tuloy pa rin yung study. But, mastery na yon. Kasi hanggang sa mamatay ka, pamana mo na yung skill na meron ka. So, again, huwag kayong magmamadali, guys. And, kapit lang. Power. Thank you guys. God bless you all.